Mamaya na yung inaabangan ng marami talaga na labanan nitong Gilas Pilipinas at itong Jordan. Napakarami nating pwedeng pag-usapan tungkol dito. Pero dito sabi ng iba, masusubukan talaga yung galing nitong si Coach Tim Cohn. Alam natin lahat na nahirapan itong Gilas Pilipinas nung first quarter kontra Thailand, pero nakabawi at naging impressive yung panalo natin, balance scoring. At ngayon dito mas kakailanganin natin yan dahil alam natin mas malakas itong Jordan. So masasabi natin dito na ito si Coach Tim Cohn, kahit naging impressive yung performance natin kontra dyan sa Bahrain at maski na dito sa Thailand, ay meron pa yung mga naiitatago na mga alas kumbaga na ilalabas niya mamaya kontra dito sa Jordan. Ang isa nating nakikita dito ay itong si Marcio Lassiter na hindi pa masyadong nagagamit ng mabuti o hindi pa, kumbagay parang tinatago. Alam natin kung gaano ka usay na 3-point shooter itong si Lassiter, at yan ay magagamit natin talaga dito laban sa Jordan, dahil syempre kinakailangan lumubag yung depensa nila sa loob. At kung makiklik yung outside shooting itong si Lassiter, magiging malaking bagay yan para dito sa Gilas Pilipinas. Dahil sigurado ako na itong si CJ Perez magiging markado yan ng mga defenders ng Jordan. Yung pag-atake niya sa basket. Kaya kinakailangan ito si CJ, kapag umatake, merong mga 3-point shooter na nakaredy na doon sa labas. At isa niya nga dyan, itong si Marcio Lassiter. Para kung umatake ito si CJ at ma-double team, pwedeng kick out siya kay Marcio para maka-score ng 3. At isa pa natin kinakailangan, bantayan yung mga guards nitong Jordan. At dito rin ilalabas siguro ni Coach Tim Cohn yung mga alas niya sa depensa. Katulad dito si Chris Ross at si Calvin Optana. Forward niya si Optana pero kaya niya magbantay ng mga guards dahil siya isang athletic na perimeter defender. At isa pa, sa tingin ko gagamitin din dito yung Twin Towers na nakita natin noong first game. Ito si Angie Kwame at si Junmar Fajardo. Pwedeng mag-take advantage ang dalawang nabanggit na players. Si Junmar, alam natin, power player yan. Samantala itong si Angie Kwame, pwede rin yan mag-post up at athletic din. So sa tingin ko, magiging magandang laban ito. At ang importante para dito sa Gilas Pilipinas kontra Jordan, dapat malakas yung umpisa natin. Hindi po pwede yung nangyari dito sa Thailand na natambakan tayo ng 10 points kaagad bago tayo nakarecover. Kailangan pag nakaharap natin ng Jordan, click kagad yung mga scorers natin at depensa at ball movement. Yan ang magiging susi sa ating panalo dito sa Jordan. Kailangan umpisa pa lamang ay huwag masyadong manggigil ang Gilas. Kinakailangan nakafocus talaga sa depensa. Dahil kapag nag-click yung depensa, sigurado susunod na yung opensa dyan. Kaya dapat ganoon ang gawin natin dito kontra sa Jordan. Inamin itong si Coach Tim Cohn na kinakailangan gumawa sila ng adjustment dito sa game nila kontra sa Jordan. Tinalo ng Jordan at ng Gilas Pilipinas pareho itong Thailand. Pero mas nahirapan tayo dito sa Thailand. Lumamang nga sila ng 10 points at yun lamang natin na 20, nahabol hanggang 5 points. Pero ang importante dyan, nanalo tayo. Itong Jordan naman tinambakan ng 37 points itong Thailand. At marami nagsasabi na dehado raw ang Gilas. Pero sinabi ni Coach Tim na kung kakausapin mo yung mga players, lahat sila ay kumpiyansa na kaya nating talunin itong Jordan. Siyempre kinakailangan dito para tayo ay manalo, unang-una nakafocus doon sa laro. Hindi po pwede siyempre na kumbagay take it easy o sa fourth quarter na lamang tayo aalagwa. Alam ni Coach Tim Cohn at alam din ng mga players kung gaano ka-importante itong laban kontra Jordan. Ang mananalo dito ay pasok na doon sa quarterfinals. At syempre yung psychological advantage na alam mong tinalo ang Jordan na kinukonsidera na isa doon sa mga top teams ngayon dito sa Asian Games. Kaya napaka-importante nito para sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon, itong Jordan ay very confident sila dahil nandyan si Jefferson. Pero itong lineup natin na Gilas, hindi rin naman matatawaran yung husay. Sinabi ni Coach Tim Cohn na kahit sabihin man na sila ay underdog, gagawin nila lahat para manalo at nakahanda na yung mga adjustment na gagawin niya para masiguro na umpisa pa lamang
ang Gilas Pilipinas ay ready na. Kumbaga, hindi tayo papaiwan sa Jordan kahit sa first quarter pa lamang. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito at kung sino ang magiging mas matindi ang performance na ipapakita kapag naglaban na mamaya. Ang isa dito sa mga sidelights sa laban mamaya nitong Jordan at Gilas Pilipinas, syempre itong match up ni Justin Brownlee at ni Ronde Hollis Jefferson. Sila din yung nagharap doon sa nakaraang Governor's Cup at alam na natin, of course, kung gaano kahusay ito si Brownlee. Alam natin yung kanyang pinapakitang skills hindi lang sa PBA. Kung hindi ngayon, maski sa international competition, nakikita natin talaga kung gaano kaganda yung blending niya sa kanyang mga teammates. Samantala naman, ito si Jefferson. Well, naging best import yan. Alam natin ang capability niya at ngayon, siya ang nangunguna para dito sa Jordan. Ang magiging susi dito, kinakailangan malaman ng ating coaching staff kung paano pipigilan itong si Ronde Hollis Jefferson. Siyempre, alam natin na Jordan, hindi naman yan one-man team. Hindi rin si Jefferson ang inaasahan nila. Pero alam natin siya ang leader nila. So, kinakailangan kapag ma-neutralize natin itong si Jefferson, ay magiging mas maganda yung tsansa na tayo ay makaalagwa dito sa Jordan. Ang tanong siguro ng karamihan, sino ilalagay na defender dyan nitong ating Gilas Pilipinas? Well, actually, hindi lang isang tao ang gagamitin dyan ni Coach Tim Cone. Of course, malamang ito si Calvin Oftana, baka maging primary defender. Pero nandyan din, of course, ito si Angie Kwame na pwede niyang gamitin. O kaya ito si Justin Brownlee din. Although, baka kung gamitin si Brownlee, baka mapagod sa depensa at kinakailangan natin yung opensa niya. Malamang ang gawin dyan ay maraming tao ang iharap dito kay Ronde Hollis Jefferson para mapagod siya. Siyempre, gagawin ni Coach Tim Cone iba-ibang mga players at mahalalaman niya doon sa mga players na gagamitin kung sino yung pinaka-effective na gugwardya dito kay Ronde Hollis Jefferson. Alam natin ito si Jefferson, meron niyang inside may outside game at magaling din yan na mag-assist doon sa mga teammates niya. So kumbaga, hindi lang yung primary defender nitong si Jefferson ang dapat nating tignan. Kung hindi, kinakailangan yung iba nating Gilas players ay tumulong din. Dahil ito ay mahusay na player at alam din siyempre ni Jefferson na siya ay markado na ng Gilas Pilipinas. Of course, kinakailangan din bukod dito kay Jefferson mag-focus tayo doon sa ibang players na gagamitin din ng Jordan. Dahil of course, alam ko napanood na ni Coach Tim Cone kung paano dinurog ng Jordan itong Thailand. So kinakailangan ay ganun ding intensity ang ipakita natin. Dahil mahirap na kapag nakalamang agad ang Jordan. Ang importante dito, kinakailangan umpisa pa lamang ay gumawa na ng paraan ng Gilas para sila ay makaalagwa dito sa Jordan at tayo ay magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo.